Then after niyan, part ng kanyang likod, tsaka tayo tsaka naman tayo magugupit mamaya dito sa side. So dapat section ng maayos and then both side section din ng maayos para at least may partition talaga, no? So para makita natin. So ang gagawin natin ngayon, itong side na para makuha natin yung geometric cut, no? Okay, so mga kabes, para makita yung mga kabes, yung mga nasa likod mga kabes, so ayan, so the section niya siya ng maayos, kailangan is yung proper section. So, start muna tayo sa ilalim, and then kuha tayo ng guide para dito. Kuha tayo ng guide mga kabes. So, guide lang din yan, and then para makita nyo, and then makikita nyo yung nasa ilalim, so yun ang gugupitan natin. So, hila natin mga best, papunta sa likod, para mag-stay yung haba sa gilid. So, one more, so, paghihila ka ng buhok sa side, so hilahin mo siya sa likod para maintain mo yung haba sa likod. So nakita mo lang ganyan, no? So once again, mga kabes, ganun lang. Section by section, so dapat ang pagka-section natin is yung tamang nipis lang. So kuha ng buhok sa side and then hatak natin sa gilid. Then one more, kuha ng buhok sa side and then hatak natin sa gilid. Mga kabes, ganyan lang kasimple ang pagugupit ng geometric. So, one more. So, gagawin natin naman. Ang step na ginawa natin sa side, side ng part ng kaliwa niya, gagawin natin sa side part ng kanan niya. Ng mga kabet. And then, namaya makita nyo na lang, blower natin and then, maglalagay tayo ng and then, blow dry and then, mag-touch na lang natin and then, finishing touch-up na natin mamaya. So, lang ito yung mga kabes. O, diba? So, na-maintain yung haba dito sa so, mga kabes, so mamaya again, kung ano ginawa ng part ng kabila, gagawin natin sa part sa kabila. Ano? So, mamaya, para makita niyo kung ano yung outcome. Tapos na yung kupet, so ngayon, bu-blow-drain na natin siya. No? So, ang blowing ang gamitin natin sa kanya, isang sa medium lang, huwag masyadong mainit. No? So, gagawin natin ngayon, ang blowing sa kanya is yung nasa ilalim lang. Huwag masyadong volume. Ayan, mga kabes. So, blowing lang natin ang very light. So, kailangan is huwag masyadong volume. So, mababaan lang natin sa mga kabes. Ayan, mababa lang. Ayan, then, check ngayon natin siya and then both sides sa kabila, check nyo para din makita nyo, yan dapat yung paloob, so nakita nyo diba, so pantay na siya mga kabes, and then sa likod syempre dapat check nyo rin yung kalikod, mga kabes, no? And then ang technique para to make it sure na lahat is pantay, kuwain nyo yung buhok niya mga kabes, and then para niya siya itatali para makita yung pantay. So, alimbawa, yan may mga excess, di ba? So, ibig sabihin, yan yung mga parts na hindi pantay. So, magbibitan niyo siya. So, again, so, kuwain niyo siya lahat. So, para itatali niyo siya, para ipaponitin niyo siya, and then para makita niyo talaga lahat yung pantay o hindi. No? So, ganun lang kadali. So, kung may mga excess, so, tsaka niyo siya magbibitan ng ganyan. Ganun lang kadali. No? So, again, i-check natin sa harap, kung talagang pantay or kung talagang nakuha natin yung kanyang gupet na geometric cut. So, tingnan natin mga kabes ha. So, ayan. No? So, tinanggal ko na. So, finishing touch-up na ito. So, dapat pag kayo magugupet, dapat nakapaloob yung tsukulay nyo para at least makatayo siya. Diba? So, if you can see mga kabes, so, pantay yan. So, para ma-check in ang pantay, hilahin nyo siya pataas. Yan, and then hilahin nyo siya pa harap para makita nyo na pantay, no? So, again mga kabes, ito yung sample ng gupet ng geometric. No, para at least hindi mag-fly away. O, diba mga kabes? So, yan ang model natin. So, again mga